Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Ngayon na, isang mabilis na tutorial ibibigay ko sa inyo. At balik muna tayo sa motorcycle kasi medyo nagtatampo na tong ating motor. Kasi lagi nating hawak ay puro e-bike. Yon, e-bike. So dahil nga hindi ko na siya nagagamit, hindi ko alam kung ano nangyari. Okay, isang mabilis lang na tutorial mga ka-DIY. Ayaw niya umi-start. Okay, hiniram to ng barkada ko and then tumirik siya. Well, syempre, ang ginawa ko, nung nadala na to dito, chinek ko na lahat. Lahat ng wiring niya. So, alam naman natin na mahilig tayo mag-check niyan. From stator, okay siya lahat. Pagdating dun sa ignition, okay, mga wiring. Papunta sa tinatawag natin nga. Yung tinatawag nga natin dito mga CDI. So, nagpalit-palit na tayo. Kasi, hindi na siya nag-i-start. Okay? So, ngayon, meron naman siya lumalabas na tinatawag nating spark dito sa kanyang spark plug. Oh, papakita natin, meron yung spark. Okay, ayun nga no, nakita natin meron siyang spark. Pero kasi nung nakakabit yung carburetor dito, hindi kasi siya nagtutuloy. So ibig sabihin wala talagang halos sa wala, kahit konting redondo wala. Ngayon ang ginawa ko, medyo taranta moments na rin tayo, bumili na rin ako ng bagong spark plug. So kasi iniisip ko baka spark plug lang ang sira. Yan, bumili na rin tayo ng bagong spark plug. Pero ganun pa rin yung nangyari. So ngayon ang tumakbo sa isip ko, kasi lahat naman ng wiring pwede. Ngayon dahil naman may spark to, dapat meron man lang siyang konting combustion man lang, 'di ba? Pero ang nangyari, totally wala talaga. Ngayon, eto ngayon na discovery ko na medyo nakakainis. Even though alam ko na minsan nangyayari to, pero nangyari sa akin. Ang nangyari mga ka-DIY, halos kalahati ng laman nito ay tubig. Okay? So halos alam mga 80% tubig na yung kanyang naging laman. Kaya pala kahit anong power o kahit anong spark nun, hindi talaga siya masusunog. Kasi tubig yung naging laman. Ngayon, isipin nyo paano nagkaroon ng tubig. Well, isa nga sa mga dahilan yan, alam ko nangyari talaga yan kapag yung mga gasolinahan, minsan talaga may sumasamang tubig yan. So wala naman kasing pwedeng dahilan para magkaroon to ng tubig eh. Hindi naman to makakahigop yung kanyang tinatawag nating eto, 'di ba? Air cleaner para mapuno siya ng tubig na halos sa 80% laman nito tubig na eh. Yan. Kung doon naman sa taas, malabo naman na malagyan din ng tubig 'yan. Dito. So first time nangyari nung binuhos ko nga siya dito sa lalagyan, yun. Puro tubig yung laman niya kaya ngayon i-drain ko na lang siya. Then tingnan ko kung mag-i-start na siya. Even though hindi ko na napakita kanina na hindi siya nag-start. Kasi kahapon ko pa ito pinapa-start. So nawala lang ako ng time kasi yung sa e-bike nagte-technician tayo. So ngayon lilinisin ko muna, i-drain ko muna lahat ng pinaka-gas niya rito. So ayan, i-drain na natin. Yan, habang dinidrain natin, tingnan natin laman nito. Yan. Yan, ito binuksan ko siya, tingnan niyo mabuti. Hindi na siya yung ano eh. Oh, yung gilid niya yung parang ano na ng putik eh. Talagang makikita mo yung bakas ng tubig, hindi na yung ayan oh, parang lumot something na yung kanyang pinakakulay. At ito nga mga ka-DIY, tingnan niyo ito yung sa may pinaka jet niya. Ayan, yung pinaka loob tinanggal ko. Makikita niyo ayun oh, humihiwalay yung ano yo. Kita ba? Pansin niyo mga ka-DIY. Yan, umihiwalay. Tubig kasi talaga yung laman niya. Ayan, oh. Umihiwalay siya. Okay, ito na guys. Yun, nailagay na natin. Tignan ko na. Ginanito ko lang muna. Yan, tignan ko kung mag-i-start na siya. At ilang araw na ako talagang pinahirapan nito. Hindi ko lang matutukan. I-ayos ko lang. Ayun, umandar din mga ka-DIY. Naka-battery operated kasi ako. Ayan, kaya hinawakan ko rito yung wire. Yun, umandar na siya.
At yun nga no, so ayun, ingat lang tayo dun sa pagpapagasolinahan natin kasi wala, minsan di ko akalain madadali din ako dun yung may kasama palang tubig yung kanilang gas kasi malabo naman. Na dito pumasok yung tubig kasi meron tong air cleaner para mapuno niya halos ng 80% yung kanyang dito, diba, yung reservoir niya. Eh malabo din naman na dito siya pumasok kasi tight naman to eh. So yun, nadali tayo ng gasolinahan na may kasamang tubig yung kanilang gas. Kaya yun, pinalitan na natin. At ayun, medyo pinahirapan tayo ng konti doon lang pala sa karburador. Akala ko nung una kasi, walang pumapasok na gas. Kaya ang ginawa ko, pinadrain ko. May tumutulo naman. Kaya ang isip ko, may gas siya dito. Pero yun, nadali nga tayo ng gasolina na may kasamang tubig sa mga gasolinahan. Kaya ayun, ang ganda na lang mga ka-DIY, isang mabilisan lang din. Share ko lang din sa inyo, baka maranasan nyo. Thank you.